tayo ay matututo pag tayo ay nagtatanong. We learn by asking, di ba? Hindi mo alam ang pupuntahan mo, magtatanong ka na, naliligaw ka na. We just have to ask. And I want to share this with you. Until we learn to ask the right questions, we will never discover the truth. We need to question everything. But, katulad po nung sinabi sa unahan ha, we learn to ask the right questions. So we will receive the right answers. Okay? We learn to ask the right questions for us to receive the right answer. Ang sabi po yan ni Lisa Prosen, until we learn to ask the right questions, we will never discover the truth. We need to question everything. Iba pa naman po yung taong matanong. Iba naman po yung mga taong makulit. Ayaw matuto nun. Siguro tanong lang ng tanong. Pero yung mga nagtatanong po na katulad na isang bata ay natututo. Di po ba ang bata? Bakit? 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 Pero natututo po sila. Nalalaman po nila yung katotohanan. Nagkakaroon po ng impormasyon sa kanilang kamalayan. Sana ganun din po sa atin. No? Magtanong po tayo. Okay? Read this with me. You can tell whether a man is smart by his answer. Yes, no? Pag alam niya yung sagot, ba, magaling ah. Matalino ang tawag po natin doon. Matalino dahil alam ang sagot. Ang tawag po natin doon is stored knowledge. But read with me the second line. Okay? You can tell whether a man is wise by his questions. You can tell whether a man is wise by his question. Kasi pag nagtatanong ka, gusto mong malaman ang sagot. Di po ba? At hindi po nakakahiyang magtanong sa hindi mo alam ang sagot. Nagkakarag po tayo ng karagdagang kaalaman pag tayo ay nagtanong at nalaman po natin ang sagot. Tama po ba? Okay, tama. At least umaayong kayo sa akin dyan, ha? Okay? So, pag tayo ay nagtatanong, nakakatanggap ka ng sagot. So, ito naman po yung aking sagot sa pagtanggap natin ng sagot. Stop waiting for things to happen. Make them happen. Diba? Kaysa nag-aantay ka, so gawin mo na. Ikaw na yung kumilos. Okay? Kasi nag-aantay ng biyaya mula sa Diyos. I'm telling you this, when you make them happen, ang tawag natin doon, action. When you pray without action, it's dead. When you dream without action, it's dead. Faith without action is dead. So, kailangan po kumilos. So, stop waiting for things just to happen. You make them happen. Okay? Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Let me repeat that. Life is not about finding yourself. It's about creating yourself. Okay? There's always a way to do it better. You just have to find the way how to do it better. If you cannot find one, make one. Okay? If you can find one, make one. And you will be successful. You are closer to your success. Okay? Pag nagkakaroon ka ng kaalaman, you become closer to your success. Yes? Kaya lang, yan. Tingnan nyo, may kaya lang ako. Ha? Tingnan nyo itong picture na to. Kayo na po, ah. Total, nasa inyo naman yan. Mapapanood nyo yan, eh. Okay? Ito, ang sinasabi po dito, ito yung solusyon ng ating Panginoon sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Maybe we have received a lot of answers already sa ating mga pagtatanong, pero nakakalungkot, hindi natin alam gamitin ang mga resources na ito. Kaya ang sabi nga po dito, yan, success is never an accident. It is the result of right decisions at the right time. Champions are those who never quit. Okay? Keep trying. Persevere. Perseverance doesn't stop when tired. Perseverance stops when done. Amen? So you are now closer to your success as you continue to ask. Okay? And as we do that, ibabalik ko lang po doon sa ating golden rule. Ang sabi po sa golden rule, do for others what you want them to do for you. Okay? Gawin natin sa ating kapwa yung gusto natin gawin nila sa atin. And we will have peace and prosperity and abundance that come from God. Why? Di po ba kasi nauuna tayo, hindi po tayo nag-aantay. Ginagawa po natin yung marapat, ginagawa po natin yung tama, and there will always be peace. There will be harmony. Kasi you are doing to them what you want them do to you. Diba? Kung halimbawang gusto mo igalang ka, igalang mo sila. Gusto mo mahalin ka, mahalin mo sila. Amen po ba tayo dyan?
Amen. And again, Jesus reminds us that this is the meaning of the law of Moses and of the teachings of the prophets. Okay? So, bago po tayo magpaalam, enjoy Him, you enjoy